Hello guys! Ang bagitong marinero, nandito naman tayo mag-video, mag-marites tayo bagito. So, yung marites natin bagito, yung mga pangarap natin sa buhay. Yun ang imamarites natin dito. Una sa lahat, magpasalamat muna ako dun sa mga nag-support sa aking channel, bagitong marinero, sa mga OFW, mga kaibigan natin, mga organic subscriber ko, mga kaibigan natin dyan sa Pinas, mga kaibigan nating mga Pinay, Pinoy na mga emigrant, kahit sa ang sulok ng mundo, maraming maraming salamat sa support nyo sa aking channel, Bagitong Marinero. Shoutout pala dun kay Ma'am Anna Life Adventure. Ma'am, maraming maraming salamat dun sa binigay nyo sa akin. Maraming maraming salamat, ma'am. God bless you, ma'am. At shout out dun kay Mercy Pasa. Ma'am, maraming maraming salamat sa support nyo sa aking channel. Maraming maraming salamat, ma'am Mercy Pasa. Ang pag-usapan natin bagito tungkol, kasi matagal na to siyang nirequest sa akin na last year pa to. Kung ano daw ang masasabi ko dun sa mga kukuha ng maritime school, kung ano daw ang masasabi ko sa mga nag-aaral pa, sa mga estudyante. Matagal na itong request sa akin na mag-video daw, ano daw ang masasabi ko dun sa mga estudyante pa lang na nag-aaral ng maritime school. So mag-marites tayo dito bagito. Isishare ko sa mga bagitong marinero na nag-aaral pa lang ng maritime school. Kung ang mga magulang mo ay may kaya, may mga magandang trabaho magulang mo, ibig sabihin, maganda yung buhay mo dyan sa Pinas. Kung ang mga magulang mo may mga magandang trabaho, yung airpat mo may magandang trabaho. So, ang sa akin kasi, pag ikaw kumuha ng seaman, kailangan yung hasa ka sa trabaho. Alam mo yung hirap dyan sa Pinas. Kung ikaw ay kumuha ka ng maritime school, tapos yung dyan ka sa Pinas, kain tulog ka lang sa bahay, uwi, kain tulog. Dahil nga may kaya yung magulang mo. So, uwi ka ng bahay, kakain, tulog, gala, pasyal, kain, tulog. Kung ganun ang style mo dyan sa Pinas, hindi ka pwedeng kumuha ng maritime school. Kasi itong maritime school, may nga, profession din to, pero itong profession na to, para lang to sa mga naghihirap talaga na gustong makaahon sa hirap ng mga pamilya nila. Kaya kumukuha ng maritime school. So, kung sanay ka sa trabaho dyan sa Pinas, so, maganda yon kasi batak ka na sa trabaho, sa hirap. So hindi ka mahirapan pag umakyat ng barko sa Sampa, magtrabaho ka dito kasi batak ka na sa trabaho dyan sa Pinas. So sa binata ka pa lang, sanay ka na magtrabaho. Pero kung kain tulog ka lang dyan sa Pinas, uwi ka ng bahay, kain tulog, hindi ka pwede dito sa barko. Huwag kang kukuha ng maritime school. Kasi itong profesyon na to, para lang to sa mga naghihirap talaga na maggustong makahon sa pamilya. Yung batak sila dyan sa trabaho, naghihirap sila. So kung nasanay ka sa trabaho dyan sa Pinas, kahit sa bahay lang, trabaho ang bahay lang, sanay na sanay ka, pwede ka rin sumakay ng barko. Dahil kahit nasa bahay tayo, nagtatrabaho ka pa rin doon. Kasi napapraktisin mo yung sarili mo na magtrabaho dyan sa bahay, yung mga gawaing bahay, natutulong tayo sa mga magulang. So pwede yun, pero yung kain tulog ka lang, na umuwi ka ng bahay, tapos kukuha ka ng maritime school, hindi ka pwede dito. Dahil dito sa pagbabarko, mahirap dito sa barko magtrabaho kasi 24 hours minsan yung trabaho dito, walang tulugan. So pahinga ka lang apat na oras minsan. So mahirap dito magtrabaho kung hindi ka
sanay sa hirap o sanay sa trabaho. So hindi ka pwedeng kumuha ng maritime school. Pag nandito ka na sa barko, nakasampa ka na ng barko, kailangan marunong tayong mag-adjust sa mga kasamahan natin, marunong tayong makisama, makihalubilo, para hindi tayo mainip, hindi tayo mahomesick sa mga pamilya natin. Hindi yung kumukuha tayo ng maritime school para lang makapunta ng ibang lugar, yung mga sinasabi, you can see the world free. Totoo naman yun kasi, hindi niya, kahit saan lugar makapunta tayo talaga kasi you can see the world free talaga yun. So, yung makagala sa ibang lugar, yung mga sinasabi na maraming chicks, so, kwento lang yun. Kasi yung mga superiors kasi noon, yung mga kwento na puro lang kasiyahan. Kasi hindi talaga nakikita kung ano talagang reality, kung ano talaga yung nasa barko, sa loob ng barko. So ang naririnig nyo lang, yung mga kwento na puro maganda. Pero hindi nyo alam kung ano talaga ang totoong nangyari sa loob ng barko, sa araw-araw. So mahirap kasi yun nga, ang naririnig nyo lang, puro lang masarap, kasiyahan. So, normal naman talaga magsaya din yung isang tao kasi yun nga, malayo sa mga pamilya. Normal lang talaga yan para ma-repress kasi yun nga, pagod sa trabaho. Kaya kailangan din ang magsaya din. Ganun lang yun. Pero yung totoo, hirap na hirap sa barko magtrabaho. Kasi lalo na sa makina, mainit. Sa kuberta, pag malamig yung panahon, mahirap magtrabaho kasi sobrang lamig, nag-iisno, nag-iyelo. So, mahirap talaga magtrabaho sa barko. So, ang pinakamahirap natin maranasang hirap ito bagito yung tumatawid tayo ng Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean. So, maka-encounter tayo ng mga malaking alon, yun ang pinakamahirap na maranasan natin dito. Kaya matibay talaga yung loob mo na maka-encounter tayo ng mga ganyang panahon. Isa din yung ang binabayaran sa mga superiors, kaya malaki yung sweldo dahil malayo sa pamilya, homesick, saka laging wala sa mga okasyon, sa mga birthday ng mga anak natin, sa mga birthday ng mga magulang natin. So, kung may mga occasion man, mga Christmas, New Year, isa din yun sa binabayaran sa atin na malayo tayo sa ating mga pamilya. Paano daw pakisamahan yung mga ibang lahi? So, yun nga, sinasabi na dyan sa mga instructor natin, kailangan i-adapt mo yung mga kultura ng mga ibang kalahi, kung ano sila, puti man o itim. So kailangan natin i-adapt yung mga kultura nila. Kailangan natin ng marunong tayong makisama. Kailangan marunong tayong humintindi na makisama dun sa mga ibang kalahi. So kahit Pilipino, mayroon din tayong kanya-kanyang kultura. Sa ating mga Pilipino, mayroon tayong mga iba-ibang lingwahe. So, kailangan din natin ng isang salita lang tayo, Tagalog. Huwag tayong magsalita ng sarili ating kultura kasi mayroong nakarinig na hindi nakaintindi. Kaya, kailangan natin magsalita ng Tagalog para alam ng mga kasamahan natin na ano ang pinag-uusapan natin. Ganun lang yun. Kasimple, yun ang masasabi ko kung paano tayo i-adapt natin yung mga ibang lahi. So, kailangan natin intindihin yung mga kasamahan natin dito. Ganun lang yun. So, about naman sa trabaho, lahat naman tayo nag-umpisa sa zero. Kasi yun nga, wala pa tayong experience. Lahat tayo nag-umpisa sa mababa. So, walang problema doon sa trabaho. Basta ipakita lang natin na interesado tayo sa profession natin, sa ating trabaho, mahalin natin yung trabaho. So, pag nakita yung interesado ka, so,
yung mga senior mo, isishare sa iyo yung mga kalaman nila. So kung kaya ng mga senior natin, yung mga trabaho dito sa barko, so kaya nyo din yan. Dahil wala namang nakumpisa sa taas, lahat naman nakumpisa doon sa mababa. Totally zero talaga tayo nagumpisa. Wala namang nagumpisa galing sa taas. So, wala problema yan yung trabaho dito sa barko. Kaya nyo yan. Pagmahal nyo lang yung trabaho nyo. Walang trabaho na mahirap. Paggustuhin natin, samahan lang natin ang dasal kay Lord na maganda yung araw-araw natin na trabaho. Yung mga problema natin dito, masolve agad. So pag timur tayo, walang problema, kahit anong hirap, kakayanin natin yan. Basta maganda yung samahan natin dito sa barko. So kayang-kaya nyo yan mga pagito. Ano ang pinaka-the best talaga na madali tayong makasampa sa barko pag mag-apply tayo? So lalo na yung mga marine engineering graduate. So siguro kung nasundan nyo yung mga vlog ko, yung mga vlog ko last year na paano ako nakasakay ng barko, so meron akong i-share sa inyo mga bagito na kung tapos kang ng marine engineering, ang maganda mong gawin, so mag-enroll ka naman ng welder sa TISDA, 3 months o 6 months mag-aral kayo welder machinist, yun ang pag-aralan nyo. So kasama yan ang welder machinist dyan sa TISDA, mag-aral kayo nyan. So pag natapos na kayo sa TISDA, nag-aral ng 6 months, so pwede kayong mag-apply na sa mga shipyard. So as a fitter position, welder. Kung hindi kaya dyan sa barko, mag-apply kayo sa inter-island na fitter ang position nyo. Na sasakay kayo ng barko dyan sa inter-island, ang position nyo mag-applyan, fitter dyan sa inter-island. So, may sahod kayo dyan. Yan ang mas maganda kasi kung mag-graduate ka ng marine engineering, tapos sasakay ka ng barko, mag-apply ka ng decadet, so, malaking proseso din yun, swertihan din yun siya. So, huwag lang kayong magmamadali na maabot nyo yung profession nyo na as a engineer. So, dahan-dahan lang. So, ang mas maganda, kasi maraming mga graduate marine engineering na walang mga skill na nahihirapan talagang sumakay ng barko, lalo na yung walang mga backer, yun ang nahihirapan na sumakay. Nakasakay man, pero matagal yung proseso na nakasampa ng barko dito sa International Shipping Maritime. So kung tapos ka ng, so kung may skill ka, certified ka sa welder sa TISDA, tapos ka ng marine engineering, so pwede kang mag-apply dyan sa inter-island as a experience mo o sa shipyard. So pag umabot ka na ng 1 year, may ipon ka na ng pera, o 2 years ka nagtatrabaho dyan sa atin, may naipon ka na ng pera pang-training, saka ka mag-resign na mag-training ka ng mga training certificate dito sa International Shipping Maritime, saka ka mag-apply dito. So once na may experience na tayo dyan, na galing tayo inter-island, galing tayo ng shipyard, so madali tayong tanggapin dito sa International Shipping Maritime. As a graduate ka, marine engineering, tapos may skill ka, ang applyan mo, fitter position, malapit pa agad yung sahod mo. So, pag once na nakasampa ka na dito sa International Shipping Maritime, nag-onboard ka na, so, may 1 year ka doon sa inter-island na nag-fitter ka, tapos nakadalawang sakay ka dito sa International Shipping Maritime na dalawang position mo na fitter din. So, umabot ka na ng 36 months na pagsasakay mo ng barko sa inter-island man at saka dito sa international, pwede ka nang mag-board exam sa marine engineering. So, hinog na hinog ka na doon kasi ang position mo,
Peter pa. So, hinog ka na maging isang marine engineer. So, hasang-hasa ka na. So, marami kang naging experience dahil dumaan ka pagka Peter. Kasi yung Peter, yan ang number one oiler dito sa barko. Yan siya ang number one oiler. Siya ang pinaka PT officer sa mga ratings. Kaya, malaking posisyon din yung Peter dito sa barko. Malaki din yung sahod niya. Kaya mas maganda yung ganyan ng gawin nyo bagito pag natapos kayo ng marine engineering graduate. So, yan ang pinakadabis yung step na gawin na mag-aral muna tayo ng welder sa TISDA. Kasi, yan ang kasi pinagdaanan ko yan. Yan talaga yung sa akin kung makita nyo yung vlog ko. Tingnan nyo yung vlog ko dyan na walang experience, walang bake, pero nakasampa ng barko. Nandyan yun sa vlog ko. Quininto ko yan dyan. So, mayroon na ipagmayabang ko dito. So, titingnan nyo na lang yung vlog ko dyan sa yung title walang baker, walang experience, pero nakasakay ng barko. So, yan ang pinakadabis. Hindi lang ako na marine engineering na sumampa na Peter. Marami din kaming marine engineering na sumampa ng barko as a Peter position. So, yan ang gawin yung mga bagito, lalo na yung walang mga baker. So, kailangan natin meron tayong scale as a welder para mas maganda yung pagpang-apply natin na madali lang tayong matanggap. Gamit na gamit yan dito sa barko yung welder machinist. Hanggang dito na lang ako mga bagito. Maraming salamat pala dun sa mga nag-like sa Facebook. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagpanood sa aking video. At maraming maraming salamat. So huwag nyo lang kalimutan mga bagito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated tayo sa ating video kung mayroon tayong i-upload. Huwag nyo lang kalimutan like and share, subscribe my YouTube channel Bagitong Marinero. Sa mga bagitong marinero na nag-apply dyan sa Maynila, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong susuko. Pray lang lagi kay Lord na darating ang panahon, ibigay ni Lord yung mga pangarap nyo sa buhay na makasampa sa barko dito sa International Shipping Maritime. So, good luck sa inyo mga bagito. God bless you all. Good luck, Bagito.